Dito pa rin tayo sa may harapan ng Philippine Orthopedic Center. Ah, ito, may ticket na. Construction. Mga paninda to eh. Dito ulit tayo malapit sa Philippine Orthopedic. Marami na naman ulit mga naka-illegally park dito na sasakyan. Mahaba na naman ulit. Marami ulit mga sasakyan dito na matitikitan ngayon ang araw na to. Ito mga ambulance, exempted po sila pagdating sa mga ganitong violation. Kagaya ng mga fire truck, police mobile, and yung mobile na MMDA. Itong Mitsubishi Adventure, itong owner type jeep, L300 van. So lahat sila ngayon matitikita ng illegal parking. Malapit na to sa Mayon. Ito yung Philippine Orthopedic Center. Tingnan natin yung mga naka-park doon. Isa-isa na lang natikitan. Dito pa rin tayo sa may harapan ng Philippine Orthopedic Center. Ah, ito, may ticket na. Itong Montero, may ticket na rin. And kasama rin sa matitikitan itong L300 van. So nandito na tayo ngayon sa may kanto ng Maria Clara Street and Banawi Street. Ito mga naka-illegally park ng mga sasakyan dito. So lahat to hanggang dun. Dito tayo sa may Dapitan Street. Isa sa mga natitikitan ngayon itong Toyota Innova naka-illegally park. So nandito na tayo ngayon sa may Dapitan Street, corner Apo Street. Marami mga pumuli dito, yung mga sidewalk clearing operation group ng mga kasi mga ano eh, obstruction. Mga paninda to eh. Ayan, medyo nakakagulo na ngayon dito. Ano yung mga handicrafts to? Ah hindi, mga ano to. Gawa sa kahoy na nandito, naka-display sa sidewalk. So may Dapitan, harap ng Dapitan Arcade. Narutahan na kasi dati to. Kaya din dito sa may kabila. Narutahan na to dati na magkakaroon na ng hulihan dito. Ito yung mga parol. Christmas decoration to eh. Dito lang to sa may kanto ng Dapitan Street at Canlaon Street. Yan, isa sa mga ito, allowed pala to dito. So dito lang sa may kabila yung naka-illegal na pwesto. Thank you.
Illegal to, pwesto nila dito, sir, no? Ano na yan, illegal ano naman. Nabigyan na kasi sila ng warning dati, sir, di ba? Nung umikot nung nakaraan, ano? Hindi ko alam ka namang barangay kung ano sa Pinila dyan. Eh. Ah. Ayun, nakompiscate yung mga paninda nila rito. Meron naman silang nag-iisalba na iba. Let's see. Ayan, dami. Ayan, mga assorted na mga native products. Oh, mga native products dito. Ito, ito. So ito yung role na ginagampanan ng SCOG, yung Sidewalk Clearing Operation Group, na linisin lahat ng mga sidewalk dito. Nagkalat na yung mga ano rito, local products dito naman yung mga screen, yung mga metal screen dito, yun yung nakalampas na sa sidewalk. So kailangan may konting space pa rin dito kahit na ito yung mismong dapitan arcade. Ngayon nililigpit na nila yung mga paninda nila rito. Ah, ito mga ano to, shell. Ayun, mga ano rito, tolda, yung kailangan linisin. Mga tolda na nakalampas. Dito meron namang nahuli din na motor, rider na walang suot na helmet. Ayan. So matitikitan siya ngayon, na crash helmet. 1,500 penalty para sa driving motorcycle without helmet. Ito yung mga paninda rito na nakalampas. May pwesto naman sila rito. Bawal lang talaga silang harang. Bawal nilang harangan itong sidewalk. Kanlaon. Sa ano to eh? Dapitan Street Corner Kanlaon. Dito kayo makakabili ng mga Christmas decoration dito. So may Dapitan. Dito na lang muna para lumabas yung bagyo natin. Yung mga nasa gilid, ihuli nila lang. Eh, kailangan talaga is huwag maharangan itong ano, daanan ng tao. Tingnan natin dito. Ay nililinis naman yung bangketa rito, sidewalk. So dito kasi may mga nakapwesto ng mga paninda rito sa harapan. And yun yung pinapausog, na huwag nilang harangan yung bangketa. Para doon po sa nagsasabi, ito may mga nakaharang pa dito. Ito ay kukolektahin naman to ng mga taga
Quezon City, solid waste management naman yung kumukolekta nito. So kailangan din talaga nalilinis, no, yung dito sidewalk. And kasama sa tinatanggal ngayon yung mga sinabit pala rito sa gilid, may mga metal screen. Ayan, nalinis na yung sidewalk ngayon rito. Ito, malinis na, oh. So, etong isang rider ngayon inasita dahil nga nagmamotor na walang suot na helmet. Ayan, matitikitan siya ngayon. No crash helmet. Bali, 1,500 penalty para dito sa violation na pagmamotor ng walang suot na helmet. So, napaka-importante yan. Kapag nagmamotor, dapat meron tayong dalang helmet and meron tayong valid na driver's license para din sa protection natin. So, no crash helmet, 1,500 penalty, and hindi naman makakumpiskate yung kanyang driver's license. Matitikitan and then babayaran yun sa bayad center. Ayan, so dito ngayon, nalinis na itong sidewalk. Tanggal na yung mga nakakabit ng mga Christmas decoration dito. Padiretso na tayo ngayon sa may Welcome Rotonda. Dito, malapit sa Quezon Ave, kanto ng Espanya Boulevard. Meron natikitan dito, Kia. Mukhang lahat itong mga sasakyan na ito matitikitan ngayon dito sa may Mayon. Madami-dami. Madami-dami yung sasakyan na naman ulit yung matitikitan dito. Yung nasa likod ng mga sasakyan, hindi yung matitikitan kasi maayos yung pagkakapark. Pero eto mga nandito, ay matitikitan ng illegal parking kasi naharangan nila yung sidewalk, yung daanan ng mga tao. Sama rin sa lilinisin etong kainan dito. Ang lamesa sa sidewalk. So kailangan ayusin 'to para may madaanan yung mga tao. Natikitan na ngayon. Etong Honda Jazz and then etong Isuzu MUX. So babayaran yan sa bayad center and hindi naman makakompensate ang driver's license. Dito sa harapan natin ng SCOG, ang Sidewalk Clearing Operation Group.
kailangan linisin dito. Sidewalk clearing operation group ginawa tambakan ng mga scrap. So padiretso na ngayon ang mobil papunta doon sa office, head office ng MMDA. And may iwan na ngayon yung scog dito para ayusin naman yung mga sidewalk dito. So as of November 24, 2020, ito pong update natin ngayon dito sa Metro Manila kasama ang MMDA. Maraming maraming salamat po. And magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod mga updates. Thank you so much and God bless po sa inyo lahat.